Yon. Next naman po natin, ito na po tayo, papasok tayo sa i-adjective ku. Na-adjective ni, noun ni, tapos maglalagay tayo ng shimasu. Meaning po, to turn something into a certain state. Okay? Ibig sabihin, gagawing adjective or noun. So, depende po yan sa idudugtong ninyo sa shimasu. Meaning po, parang magiging action po siya. Huwag natin patagalin. Tingnan po natin ang example po natin. So, meron tayong ushiro no kami ga nagai desu kara. So, ngayon, meron akong mijikai desu. Mijikai po is maikse, maikle. Okay po. So, mijikai desu, sabi dyan, kapag i-adjective, tapos ilalagay mo sa shimasu, yung i, papaltan mo ng ku. Okay, so mijikai desu, para maisama sa shimasu, siya po dapat ay magiging mijikaku. So, ushiro no kami ga nagai desu kara, mijikaku shimashita. So, ngayon, shimasu, diba, gagawin. Okay, ngayon, kapag mijikaku, ibig sabihin, gagawing maikse, yun po siya. So, ushiro no kami ga nagai desu kara, mijikaku shimashita. Meaning po ng sentence natin is, dahil mahaba na ang buhok sa likod, pinaikli. Yan, no? So, ma-shortcut yung word na pinaikli. So, kung ihihimay ninyo, meaning yan, shimashita is gagawin, tapos yung adjective ninyo na mijikaku is gagawing maikli. Or sa Tagalog, pinaikli po siya. Okay, so yan po siya. Ano po? I-adjective ku. Next po natin. So, heya ga kitanai desu kara kirei desu. Shite kudasai. So, heya ga kitanai desu kara kirei desu. Kirei desu na adjective, special po siya. So, kirei desu. Then, meron tayong shite kudasai. Sabi dyan, kapag na adjective, maglalagay tayo ng ni bago magshimasu. So, kirei desu. Siya po is magiging kirei ni. No? Heya ga kitanai desu kara kirei ni shite kudasai. Heya ga kitanai desu kara kirei ni shite kudasai. So, kirei is maganda or malinis. Shimasu is to do. Ibig sabihin, gagawing malinis. Yun po siya. Okay? So, meaning po ng heya ga kitanai desu kara kirei ni shite kudasai, meaning po nito ay, dahil ang kwarto ay madumi, pagandahin mo. Or inutusan mo siya na gawin mong maganda. Maalin po doon yung meaning dyan. Okay, gawin mong maganda. Okay, kaya nga nakalagay sa meaning, gagawing adjective or noun, depende sa idudugtong po ninyo sa shimasu. Next naman po natin, gohan no ryō wa ooi desu kara hanbun desu. Hanbun po is half or kalahati. So, shite kudasai. So, gohan no ryō wa ooi desu kara hanbun den shite kudasai. Sabi nila, kapag noun daw po, so, kailangan nating maglagay ng ni. So, hanbun desu, siya po ay magiging hanbun ni. So, gohan no ryō wa ooi desu kara hanbun ni shite kudasai. So, hanbun ni shite kudasai, shimasu is to do, gagawin. Hanbun po is half or kalahati. Ibig sabihin, gagawing kalahati. Okay, so gohan no ryō wa ooi desu kara hanbun ni shite kudasai, meaning po ng sentence natin ay, dahil madami ang kanin, pakikalahati po or gawin mong kalahati. Yun po siya. Inutusan mo siya na gawin kasi nga nakashite kudasai. Okay po kaya tayo dyan. Next po natin, jiga usoi no de koi desu. So, usoi, ibig sabihin po, hindi naman siya laging ginagamit ng meaning ng usoi ay parang manipis. So, kapag usoy po yan, ibig sabihin po, kakaunti, hindi makapal yung kulay. Pwede pong ganun. Okay po, makapal yung kulay or usoy, ibig sabihin po, kakaunti yung kulay. No, jiga usoy no de koi desu. So, koi desu, yan naman po is makapal. No? So, koi desu shimashita. So, koi, para maisama sa shimasu po, sabi dyan, i-adjective, yung i, gagawin mong ku. So, yan po is koku shimashita. Jiga usoi no de koku shimashita. Meaning po nito, dahil manipis ang letter, kinapalan. No? Kinapalan po niya. Or, ginawa niyang makapal. Yun po siya. Okay? So, yan po ang example po natin. Next pa po natin. Setsume ga fukuzatsu na no de kantan desu. Setsume ga fukusatsu na no de kantan desu. So, kantan, ibig sabihin ni simple. So, na-adjective. So, meron tayong shimashita para maisama. Kukunin po natin yung ni, no? Kantan. Now, na-adjective, maglalagay tayo ng ni. So, yan po is
簡単にしました。説明が複雑なので簡単にしました。So, meron tayong簡単にしました。しました is ginawa. 簡単 is madali. So, meaning po ng sentence natin is, dahil mahirap ang explanation, pinadali or ginawa niyang madali. Okay? Dahil mahirap ang explanation, pinadali or kaya naman ay ginawa niyang madali. Okay, so be careful po kayo dito, no? I-adjective ku, na-adjective ni, noun ni, tapos shimas. Okay po kaya tayo doon. So, madalas sabihin yan kapag nasa classroom kayo, ginagamit yan, no? Kunwari, tumahimik kayo, no? Shizuka ni shite kudasai, no? Gawin po ninyong tahimik. Doon po papasok siya. Okay po tayo doon. Next naman po natin ay... So, noun ni shimas, no? Noun ni shimas, para sa last pattern natin, ito naman is nag-i-indicate ka ng choice or decision. Ibig sabihin, sinasabi mo kung ano yung napili mo or napag-desisyonan. Okay po tayo. Mostly, mas magandang example po dito is yung parang umu-order kayo. Di ba, pag umu-order kayo, lagi nyo lang naman sinasabi na, kore, 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 kore. So, para pagpunta nyo ng Japan, hindi na kayo laging si kore. Okay po tayo, or kung nasa Japan na kayo, baguhin nyo na po yung kore, kore, pangit na po yun. So ngayon, kung ano yung napili ninyo, sabihin ninyo yung pangalan, tapos noun, tapos lagyan nyo ng particle ni tapos shimas. Okay? So ngayon, example natin, sabi ni A, shukujiwa, washoku to, yoshoku to, dochira ni shimas ka? Yan, no? Kapag pinapipili kayo, ganyan yung question, no? Dochira ni shimas ka? So washoku is Japanese food, yoshoku is Western food. So shukujiwa, washoku to, yoshoku to, dochira ni shimas ka? Pinapipili kayo. Kung alin daw po dyan yung inyong meal. Kung Japanese food po daw ba o Western food. So, sa pagkain, anong pipiliin mo? Japanese food or Western food? So, sabi ko nga dito, kapag namimili kayo, no, kahit sa menu, kahit po sa ano, kahit sa McDo, Starbucks po, laging ganyan, no. Noun ni shimas. Kung ano yung napili ninyo, ilalagay ninyo ng particle ni tapos shimas. So, ngayon, sabi ni B, washoku ni shimas. Yan, no? Ang napili niya is washoku, syempre, washoku, then particle ni tapos shimas. Meaning po, Japanese food ang pipiliin ko or Japanese food ang pinili ko. Or kung umu-order ka, Japanese food po ang o-orderin ko. Basta particle ni tapos shimas, yun po ang magiging meaning niya. Okay, so kapag umu-order kayo, imbis na kore, 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 kore ni shimas, mas maganda po yun. Mas mag-upgrade po ng konti ang nihongo ninyo. Okay, next po natin. Sabi niya, shupatsu wa itsu ni shimas ka. Yan, no? Shupatsu wa itsu ni shimas ka. Ibig sabihin, kailan mo napapag-desisyonan yung flight mo, no? Kailan ang pipiliin mong departure, no? Itsu ni shimas ka. Tinatanong ka, no? Kung kailan yung pipiliin mo or kailan yung napapag-desisyonan mong departure. Okay? So, kapag nakapili ka na, ang sagot mo, Rokugatsu juyokka ni shimasu. Yan, no? Napili niya yung date na June 14 ni shimasu. Rokugatsu juyokka ni shimasu. Yan po yan. Okay? Ibig sabihin po nito, June 14 ang napag-desisyonan or napili kong date. Doon po papasok yan. Okay? Next po natin, hambaga to kora ni shimasu. Kung muna, kunwari, umu-order kayo sa McDo, pwede nyo sabihin, sumimasen, hambaga to kora ni shimasu. Pa-order po ako ng hamburger and Coke po. Doon po papasok yan. Okay? So, Coke and burger ang napili ko. Okay? So, mostly naman, kapag punta nyo sa, no, sa mga restaurant po or sa kahit sa mga kunwari, pinapipili kayo ng mga shacho ninyo, kung ano yung gusto ninyo. Kapag may napili kayo, noun ni shimasu po papasok yan. Okay, so sa mga McDo, Starbucks, kapag umorder kayo, bumibili kayo sa mga damit. Sumimasen, kunwari, pinapili ka kasi medyo malaki, pinigay sa'yo yung dalawang sizes. So ngayon, papipiliin ka. Sumimasen, kore ni shimasu, ito po yung orderin ko. Okay po kaya tayo doon. O, kasi akai shatsu ni shimasu ay yung kulay pulang damit po ang pipiliin ko or ang pinili ko. Okay po, so noun ni shimasu, so ginagamit siya kapag napili po kayo or nakapag-desisyon po kayo, no? Noun ni shimasu. Iwasan nyo na yung kore-kore-kore, yan na po ang maganda, no? Noun ni shimasu. Okay po, so yan lang po yung pattern po natin para sa lesson 44. Okay lang, pang isa po yan, no? Na mahalaga din po. Ito po ay ang i-adjective ku, na-adjective ni verb. Okay, i-adjective ku, na-adjective ni verb. Okay, ibig sabihin to do something in a certain way, gagawin ang verb
ng depende sa adjective na ilalagay. Okay? So, meaning po nito, kung naalala ninyo, meron po kayong mga adverbs na meron kang hayaku, meron kang kireini. So, dyan po papasok yan. Ibig sabihin, kapag po yung adjective, idudugtong po ninyo sa verb. So, meaning po, gagawin nyo yung verb ng mabilis. So, ibig sabihin, kailangan nyo yung adjective na hayay. Kaya lang nga po, bago nyo maidugtong yung hayay dun sa verb ninyo, para masabi ninyo kung papaano nyo gagawin, kung anong state nyo gagawin yung verb ninyo, so, kailangan po ninyo, kapag i-adjective ang napili ninyo, gagawin nyo po siyang ku. Kapag naman po na-adjective, is maglalagay po kayo ng ni. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung example po natin. So, meron tayong yasai o kirimas. So, kapag sinabi mong yasai o kirimas, meaning po nito, isihiwain ng gulay. Okay? So, napakasimple lang, nahihiwain mo ang gulay. Pero, kapag po yan, nagkaroon na ng ganito, yasai o kumakai des. Kumakai, so kumakai po is maliit. So, ngayon, kumakai des, sabi niyan, i-adjective yung i, gagawin mong ku, tapos yung verb mo. So, kumakai des, siya po is magiging kumakaku. Kumakaku kirimas. Yasai o kumakaku kirimas. So ngayon, kung kanina meron tayong hihiwain lang ang gulay, ngayon, nandito na po yung state kung paano natin gagawin yung verb natin. Kung kanina walang nakalagay na kumakaku, ngayon, paano ba natin gagawin yung verb natin? So yasai o kumakaku kirimas, ang magiging meaning po nito is hihiwain ang gulay ng maliliit. Yan po, no? Hihiwain ang gulay ng maliliit. Kumakaku kirimas. Yan. Kung paano nyo gagawin, kung maghihiwa ka lang, paano hiwa? Maliliit. Kumakaku po. Okay, next example pa po. Mondai o kowashi des setsumei shite kudasai. So, kowashi is yan po is detailed. No, detailed po, detalyado, no? So, kowashimas, i-adjective din po yan, then setsumei shite kudasai. Kapag sinabi mong mondai o setsumei shite kudasai, meaning lang yan is paki-explain po ng problema. Pero kapag naman ginawa mo ditong kowashi des, nilagay mo setsumei shite kudasai, i-adjective yung i gagawin ku, so yan po is kowashi ku. So, mondai o kowashi ku setsumei shite kudasai, meaning po dito, nilalagay mo kung papaano mo i-explain. Okay? Kung papaano mo i-explain. Mondai o kowashi ku setsumei shite kudasai. Paano ko ba i-explain? Meaning nito is explain mo ng detalyado ang problema. Yan, no? I-explain mo ng detalyado ang problema. Okay po tayo. So, kung paano niya gagawin, nandito po yan, no? Ginagawa po niyang adverb po. Okay? Next po natin, yube wa osoi. Yan, osoi. Unang-unang adjective is osoi, then kairimashita kara. So, osoi des, para may dugtong sa verb, para masabi ninyo yung state, no, kung paano nyo gagawin yung verb ninyo. So, osoi des, i-adjective, syempre, gaglalagyan ng ku. Pangalawa naman, meron tayo ditong shizuka des, then hairimashita. Shizuka des is quiet or tahimik, then hairimashita. Shizuka na adjective, para maisama po yan, meron tayong ni. Okay po. So ngayon, osoi des, yan is magiging osoku. Shizuka naman po, yan is magiging shizuka ni. Okay, so yube wa osoku kairimashita kara heya ni shizuka ni hairimashita. Okay, kung yube kairimashita, ibig sabihin, umuwi ng bahay last night. Kapag naman heya ni hairimashita lang, ibig sabihin is pumasok sa kwarto. Kaya lang dito po is lalagay kung papaano ka pumasok. Then, lalagay dito naman kung papaano ka umuwi. So, yan po is, dahil late nang umuwi kagabi, osoku is late or mabagal, then, tahimik na pumasok sa kwarto. Heya ni shizuka ni hairimashita. Dahil late nang umuwi kagabi, tahimik na pumasok sa kwarto. Ibig sabihin, kung ano yung status mo na ginawa mo yung verb, which is, pumasok ako ng tahimik. Yun po, shizuka ni hairimashita. Pwede mo ding sabihin, kunwari, shizuka ni tabimashita, kumain ka ng tahimik. Dun po siya. Okay, then umuwi ka ng late. Yes, next po natin. Kaisa kara murata jitensya o sangneng kang. Taisetsu des sukatte imasu. So, ngayon, kapag sukatte imasu lang yan, kaisa kara murata jitensya o sangnen kang sukatte imasu, ibig sabihin, gagamitin niya yung natanggap niyang bike mula sa company ng 3 years. Kaya lang, kapag naglagay ka ng taisetsu, ibig sabihin po is importante. Important, no? Taisetsu na adjective para maisama sa verb, na adjective kailangan ng ni. So, yan po is magiging taisetsu ni. Ilalagay nyo na dyan o nilagay nyo na po dyan kung papaano nyo. Kung anong state ninyo gagamitin yung bike mo.
Okay? So, yan po is magiging ginagamit ko ng may importansya or may importansya or may pag-iingat ang bike na natanggap mula sa company. Ginagamit ko ng may importansya or ng may pag-iingat ang bike na natanggap mula sa company. Okay, so dyan po papasok. Tai setsu ni tsukatte imasu. Okay po ba tayo doon? Okay po, so i-adjective ku na adjective ni. So, ang meaning po nito, no, kapag maglalagay ka ng adjective bago mag-verb, no, kailangan po maglalagay yung igagawin mong ku, yung na naman po is gagawin mong ni. So, dyan po nang galing yung mga hayaku. Kunwari, hayaku oyogimashita, mabilis siyang lumangoy. Kung anong ano niya, doon po nang galing yan yung mga adverb po ninyo na iba. Okay, di ba meron din kayo, kunwari, kirei ni soji shite kudasai, or pag soji shimasu lang, ibig sabihin, maglinis ka. Pero kapag kirei ni soji shite kudasai, maglinis ka ng malinis. Doon po papasok yan. Okay po kaya tayo doon. Okay, doon din papasok yun, kunwari, neshin ni benkyo shite kudasai. Neshin ni benkyo shite kudasai. Neshin po is eagerness. So kapag sinabi mong neshin ni benkyo shite kudasai, meaning po yun is mag-aral ka ng may eagerness. Doon po papasok yan. Okay po, so yan po. Ito po yung ating lesson 44. No? So kung may question po kayo sa lesson 44, pwede po kayong mag-comment po dyan or i-PM nyo po ako. Wala pong problema. Okay po, so yun lang po. Minasang, domo arigato gozaimashita. Otsukare sama deshita.